para que solo para fumar, para bitin eh, para sa sabi sa atin ng Panginoon na kailangan maging masaya tayo, na sabihin natin, deklara natin ang kanyang kabutihan at patuloy na maging handa tayo sa gusto niyang ipagawa sa atin at gawin sa ating mga buhay. Pakisabi po sa iyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Mahal po tayo ng ating pong Diyos, kaya po tayo niligtas, kaya po niya pinadala ang kanyang anak na si Kristo Jesus na ngayon po ay nasa puso natin, ngayon po ay talagang kumikilos sa ating mga buhay at ang kanyang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin kung paano talaga tunay na sumamba sa kanya at tunay na gawin o sundin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Muli po, pakitingnan ulit ang inyong katabi at pakisabi po, kumanda ka. Kanina po may word si Lord sa atin, di ba? May word nakuha. Yung parang natanggap ba ninyo? Yan. Nakarating ba sa puso ninyo yung kanilang word ni Lord sa atin? Meron pong specific word na pwede po sabihin binato o hinagis si Lord sa atin. Yan. Nakuha yun ba? Ano yun? Ano po? Meron po ba kayong natanggap kanina? As he spoke the word, meron pong specific word na ibinigay sa atin si Lord. And those who are ready and those who are open, bukas ang spirito, naniniwala po kung natanggap mo ngayon. Amen? Narinig nyo ba? O wala lang? Kasi meron po sa atin, medyo excited tayo sa present worship, mga tugtugan, kantahan, pero minsan pagdating sa word ni Lord, ibang dapat yun ang isa sa inaabangan natin, mga kapatid, kaya hindi kayo dapat nalilate pag tayo po ay nag-praise and worship, kasi meron pong binabag o meron pong binibigay si Lord, may nire-release, yeah, may nire-release si Lord sa atin, na pag hindi po nyo narinig yun, hindi, siyempre, hindi nyo narinig, hindi nyo matatanggap yun. Pero kung nandito kayo kanina at bukas ang spirit ninyo at naintindihan ninyo yun pong specific word na nirelease ni Lord sa atin, di ba? Dapat meron ka na ngayon nun. At sabi nga Lord, be excited, di ba sabi kanina, nung ating pong, ng worship leader natin, maging excited tayo kasi merong ginagawa si Lord sa atin. At hindi pa nga ho tapos itong service natin. Marami na pong ginawa, marami na pong ibinigay sa atin si Lord. At dapat, bukas ang spirito natin. At yun nga, kapag nasabi ko nga po sa inyo kanina, may nirelease na si Lord sa atin. Natanggap niyo ba yun? Meron mo ba kayong natanggap kanina? Ano ba yung specific word na binigay sa atin ni Lord? Meron po nakakuha. Nag-rest ba ninyo? Naintindihan ba ninyo? At excited ba kayo doon sa in-release na word ni Lord sa atin kanina? Amen. Naintindihan po ninyo. Meron po. Meron po ba kayo nakuha? Actually, kanina po sa praise and worship pa lang natin kung kung sensitive lamang po tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang dami na po ibinigay sa atin ni Lord. Amen? Ang dami na po dapat nating bit-bit galing sa ating Panginoon. Yung nga lang, minsan, nahihirapan tayong i-grasp, nahihirapan po tayong intindihin, nahihirapan po tayong tanggapin ito dahil, katulad din po ng word kanina, kung malinaw po sa inyo, maraming laman ang puso natin na siya nagiging dahilan para hindi natin matanggap yung mga inilalagay ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga po na sa ating pong pagpunta sa lugar na ito ay maging bukas ang puso natin, maging open, talagang hayaan natin na alisin ni Lord, di ba? Alisin ni Lord yung lahat ng mga hadlang sa puso natin. At isa nga po sa inilis kanina, doubt, di ba? Maliban sa kasalanan, alam naman po natin ang kasalanan siyang hadlang sa ating pong paglapit sa Panginoon, andun po yung doubt, di ba? Yung pagkaalinlangan. Marami pong pagkaalinlangan sa puso natin na maaaring hanggang ngayon nandyan pa rin sa puso mo na sinasabi mo hindi ito para sa'yo. Ang lugar na ito hindi para sa'yo. O sabihin natin yung mga ginagawa ng Diyos sa lugar na ito hindi para sa'yo. Nag-aalangan ka. Kaya bang ibigay ni Lord yung mga pangailangan mo sa oras na ito. Mga kapatid, nandito ka na rin lang. Di ba?
Nag-effort ka na rin lang pumunta sa lugar na ito. Nawa, matanggap mo yung lahat ng gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Amen? At sa umagang ito, hayaan po natin na patuloy na talagang hindi lamang makakilos si Lord sa ating kalagitnaan, sa ating pong mga puso, kundi ikaw mismo. Pag sabi nga sa katabi mo, ikaw mismo. Yan. Kailangan meron tayong gawin. Hindi lang puro si Lord ang may ginagawa. Tayo po dapat may ginagawa. Amen? At ang isa po sa dapat nating gawin sa oras na ito, ibigyan po natin ang papuri at pasalamat ang ating Panginoon dahil meron po tayong mga bisita sa umagang ito na nagbigay sila'y nakarating sa lugar na ito at naniniwala po ako na ito po ay itinakda ng ating Panginoon. Hindi po tao, kundi si Lord mismo ang nagdala sa'yo sa lugar na ito. Kung i-invite ka ng kaibigan mo, kung sino man nag-invite sa'yo, pero naniniwala ako, si Lord ang nagdala sa'yo sa lugar na ito. So i-welcome po natin ng buong may kagalakan at kasiyahan po i-welcome, invited po ni Gina Lynn Kinlo, si Melody Miranda. At ganun din po ang invited ni Danica Dagana, si Danilo Dagana. Asan po siya? Andrew, saan po? Hello po, Danilo. At ganun din ni ating po i-welcome, invited po ni Robert Agascon, si Janissa Reyes. Welcome sa lugar na ito at nagsasabing mahal namin kayo, mahal kayo ng ating Panginoon at gusto ng ating pong Diyos na talagang maramdaman nyo ang kanyang pag-ibig. Hindi lamang pag narito kayo sa lugar na ito, kundi mamaya po pagkatapos talagang maramdaman talaga ninyo that God is good all the time. Amen? So minsan pa po wala pa ka natin ang ating pong mga at meron pa. Yan, sige. Welcome po natin yung invited ni Rose Villarin, si Chaya Sanico. Ayan, si Chaya. Chaya, welcome sa program ko. Yan, welcome. At nawa, patuloy po natin maramdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi di ba yung word ni Lord sa ating kanina, ano po yun? Yung word, meron po naka-receive na word. Ano po? Marami eh. Yung meron sinabing be ready, yun, meron yung bandang huli. Yung bandang, marami po, simula umpisa, pero yung huli, specific na word ni Lord, be ready for, I will give you, God will give you portion of your heart, portion of His heart, di ba? Portion of His heart, yan. Napakasarap, napakaganda ng mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon. Pakisabi po ulit sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka po tayo. Kasi yung pong portion ng heart ni Lord, meron paggagamitan po yun. Hindi lang po yung para sa atin. Yan. Meron pong paggagamitan ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, nangyayahan ko pong buksan natin ang ating pong mga Biblia sa Mark chapter 1. Marcos chapter 1. Verses 40-45. Andiyan na po kayo. Meron pong magandang mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ang sabi po rito, isang taong may ketong. Alam niyo ba yung ano yung ketong? Alam niyo ba yung ketong? Ketong. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 41, nahabag si Jesus sa ketongin. Kaya hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man.
Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nalatili na lamang siya sa mga hindi mataong lugar. Subalit, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. At ito po makikita po natin ang isa pong account dito po sa Biblia na kung saan meron pong pinagaling ang atin pong Panginoon Jesus na isa pong ketongin na kung saan dito po sa kwentong ito, sa account na ito, makikita po natin yung sabi nga, a glimpse of his heart. A glimpse of the heart of the heart of our Savior. Yung konting puso ng ating Panginoon. Tama-tama naman, diba? Sabi kanina, may word na a portion of his heart ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Now, dito sa kwentong ito, makikita natin yung isang glimpse ng puso ng ating pong Panginoon. And right now, we are allowed to see His compassion and His power on full display. Dito po sa kwentong ito, nakita natin yung compassionate heart ng ating pong Panginoon Jesus at talagang nakita yung kapangyarihan niya. So right now, brothers and sisters, let's join with our God today as ma-encounter po natin itong kwentong ito, pag-aaralan po natin. Let's watch Him. Tingnan po natin kung paano niya binago ang buhay ng ketonging ito, ng lalaking ito. Hayaan po natin na ipaintindi din ng atin pong Diyos, ng atin pong Panginoon, kung ano ang pwede niyang gawin sa'yo. Maaring hindi physical na ketong meron tayo, pero meron po tayong problema. Sino po may problema dito? Yan. Hindi po physical na keto yung atin pong dala-dala ngayon o meron tayo. Pero we have a problem. Problem with sin. If you need a Savior, kailangan mo po ng tagapagligtas, kailangan mo po ng tulong. Meron pong word si Lord ngayon sa atin. Merong word si Lord sa'yo. Pakisabi nga po sa katabi mo, sa'yo. Maari ang pag-aaralan natin ay tungkol sa ketonging na ito, pero naniniwala po ako na merong iaabot ang Diyos sa'yo sa oras na ito. Sa pamagitan po ng ating pag-aaralan, may the Lord help us to learn how Jesus will transform our lives. May the Spirit of God right now help us to see the transformation power of our God. Because as He touch us, habang tayo po hinihipo ng ating Panginoon, there will be transformation. So ang topic po natin sa umagang ito, the touch that transforms. Ang hipo ng Diyos na pwedeng magbago ng buhay natin, na pwedeng magbago ng buhay mo. Pwede tumayo po tayong lahat sa oras na ito, and we will pray that the touch of the Lord be upon us, at itong hipo na ito ng ating Panginoon ay talagang makapagbago ng ating pong buhay, ng buhay mo kapatid. Hindi ko alam ang sitwasyon mo, pero as I'm preparing this message, ang confirmation na ipinakita sa akin ng Panginoon. Actually, yung worship leader natin, ako binigay ko lang sa kanila, sa worship leader, binigay ko lang yung texto, yung Mark chapter 1. Yun lang ang alam nila na message. Yan. Pero yung mga, sabi ko nga sa kanila, wala pang title. Sabi ko sa kanila, basta Mark 1:14-45, pero wala pang title. Hindi ko pa alam. Basta nag-intay pa rin ako sa Panginoon. Yan. So, hindi ko sinabi sa kanya kung ano yung title. Hindi ko sinabi sa kanya kung ano yung magiging laman nung mensahe. Pero kanina, nakausap ko siya. Nag-pray po kami before na umakyat dito. Ang isang word na narinig ko sa kanya, syempre as worship leader, nagpe-prepare din po siya. And ang sabi nga niya, meron siyang sinabi din sa kanya ng Panginoon. And this is confirmation of what the Lord wants us to experience today. Na God wants to touch you. Hindi ko alam kung ano sitwasyon mo, but right now at this very moment, I can feel the presence of God. That some of us here crying. Umiiyak ka ngayon. Merong laman ang puso mo na bigat na bigat.
pabalik-balik sa church na ito. You've been there, parang nandun ka sa isang sitwasyon na parang walang nakakaalam ng sitwasyon mo. Parang meron kang nararamdaman na walang nakakaalam na nangyayari sa'yo. Pero, kapatid, alam ni Lord ang sitwasyon mo. Nakikita niya ang sitwasyon mo. At sa oras na ito, just one touch from God, I believe, naniniwala ko, may malaking pagbabago na magaganap sa buhay. Just believe. Just have faith in God. Maniwala ka, manampalataya ka. Hayaan mo na magpakita si Lord sa iyo ngayon. Hayaan mo na maramdaman mo yung hipo niya. Maaari matagal ka nang hinihipo ni Lord. Matagal ka nang sinasabihan ni Lord. There are so many words you receive. Napakadami na. Pero walang epekto sa puso mo. Walang epekto sa buhay mo. But right now, I want, gusto mo, and this is my prayer, na huwag kang lumabas sa lugar na ito na hindi mo nararamdaman ang hipo ng Panginoon. Because the Lord wants to touch you and He wants to transform your life. Gusto niyang hipuhin ka at gusto niyang may mabago sa buhay mo na hindi ka uuwing lulugo-lugo, hindi ka uuwing parang kawawa ka pa rin. Maraming sakit na pinagdadaanan. Ang gusto ng Panginoon sa oras na ito, maramdaman mo ang Kanyang pagmamahal sa'yo, ang Kanyang puso na nagsasabi sa'yo, I want to heal you. I am willing to touch you. I am willing to transform your life. I am willing to give you my life. Yes, brothers and sisters, God is willing to touch you right now. Before we touch others' lives, bago ang iba, bago tayo humayo, bago ka humayo, ikaw muna ang hipuin ng Diyos. Bago mo hipuin ang iba, bago mo ipanalangin ang iba, bago mo sabihan ang iba na mahal sila ng Diyos. Gusto ni Lord, ikaw mismo ang hipuin niya sa oras na ito. At ikaw mismo ang makarinig ng sweet voice niya na nagsasabing, I love you, my son. I love you, my daughter. Gusto ng Diyos iparinig sa'yo at iparamdam sa'yo na ano man ang nangyari sa'yo, ano man ang ginawa mo in the past, ano man ang pinagdadaanan mo sa kasalukuyang ito. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. And He wants to touch you. Gusto ka niyang hipuin at padaluyin ang kagalingan na kailangan mo. Physical man ito, emotional man ito, anumang hirap na pinagdadaanan mo sa mga panahon ito, nakikita ka ng Diyos, nararamdaman ng Diyos na pinagdadaanan mo. Be ready, for the portion of His heart is upon you right now. He is pouring out. He is imparting unto us. He is imparting to you a portion of His heart that will change your life, that will transform your life, that will give you hope, will give you life. Bibigyan ka niya ng buhay. Bibigyan ka ng kasiglahan. Bibigyan ka niya ng himala sa oras na ito. Just believe that the Lord is here and He wants. Gusto mo
Appearance of the face would be altered na nasisira ang kanila pong mukha.
the state of living composition. Ibig sabihin buhay na aagnas. Yan, aagnas sila. Yan. So imagine it po ninyo, buhay sila, naaagnas sila. Unti-unti nawawala yung po mga parte ng kanilang mga katawan. Yan. At syempre dahil naaagnas sila, mabaho sila. Yan, mabaho. Leprosy attack the nervous system, compromising the body's ability to feel pain. Sobrang sakit. Yan. It acted, sabi nga, numbing the body. Namamanhid ang kanyang katawan. So, isang leper daw, kahit daw masugatan, hindi na nararamdaman. Yung iba nga po, wala na yung isang daliri, wala pa rin silang nararamdaman. Yung iba, wala na yung kabilang paa, hindi pa rin na nararamdaman ang sakit. Kasi nga, na yung mga numb, parang ganyan yung walang ano, manhid, wala silang pakiramdam. Yan, yan. Sabi nga, the sufferer or the leper usually died in a horrible death yung unang panahon po. And one of the worst aspects of leprosy was the social isolation it brought. Ibig sabihin, inihihiwalay po talaga sila. Dito po sa Leviticus chapter 13, kung gusto po niyo talagang malaman yung sitwasyon ng mga lepers, basahin po ninyo ang Leviticus chapter 13. Dito po sabi sa 45 to 46, ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ang kanyang muso at laging sisigaw ng marumi-marumi. Hanggang may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. During the Old Testament time, ganun po ang sitwasyon nila. Pero, gumrabi po yan. No, ang mga teachers of the law, mga Pharisees po, yung mga rabbis, ay nagkaroon po ng matinding, nagdala nila governing law para po sa kanila during the time of Jesus at ng mga Pharisees po. Ano po yung nangyari during Jesus' time? It was against the law, sa kanila po, it was against the law to greet a leper. Hindi po pwede na makipag-usap sa mga may ketong. Palalayasin talaga sila doon sa village nila. Yan. Hindi sila makipag-communicate sa kanila pong family. He had to leave his family. He had to leave his friend. Tapos, it is unlawful for a leper to approach within 50 feet of a clean person. Hindi po siya pwedeng lumapit kasi nga nakakahawa siya nung panahon na yun. So, 50 feet po yung layo niya sa isang tao. Kung mahangin-hangin pa daw, sabi nga, windy season, 200 feet. Yan, rule mo yun. Kailangan ganun siya kalayo sa mga tao. He could not touch his family. He could only see them from a distance. Grabe po, kahit na asawa mo, kahit na anak mo, nanay, magulang mo, hindi po pwede. Yan, talagang hindi mo siya pwedeng hawakan. Hindi ka pwedeng hawakan. He could not touch his family. At ang isang leper daw ay nagdadamit siya para ma-recognize na leper siya. Meron silang talagang damit na dapat isuot para alam ng mga tao, para pag dumarating na siya, pumulasa nga yung mga yan. Yan. Talagang hindi lang po yun. Sabi nga dito, di ba? Tatakpan niya ang kanyang bibig, pero sisigaw siya. Imagine it po ninyo. Meron kayo bibig? Paano kaya yun, no? Yung sinabi kanina, tatakpan niya ang kanyang bibig, tapos sisigaw siya yung puso niya. Yan. May takip po yun, pero sisigaw siya. Sisigaw siya na marumi ako. Parang gano'n. Yan. Kasi nga, para malaman ng mga tao na papalapit na ang isang ketonging at dapat hindi sila mahawa. Now, mga kapatid, sa Biblia, leprosy is far more than a disease. Hindi lang po ito isang sakit. Kundi, it is also a type of sin. Ito po isang uri din ng kasalanan. At ang isang leper, the leper was considered the embodiment of impurity. Makikita po dito yung external defilement, yung nakikita po sa panglabas niya, nagre-represent ito ng internal defilement of the heart. So isang tao, nung panahon ngayon, isang tao may keto, ay talagang sobrang kaparusahan na tatanggap niya dahil sa kanyang kasalanan. The leper was living, nabubuhay siya, pero sabi nga, merong epekto yung kasalanan. Kaya sabi, di ba sabi nga, parang buhay na patay. Yan. Buhay siya pero pinanindirian siya. Buhay siya pero walang makalapit sa kanya. Buhay siya pero hindi siya makalapit. Yan. Buhay siya pero naaagnas na siya. Yan. Imaginin po ninyo ang kanyang sitwasyon. Talagang may sakit siya. Hindi lang siya physical, kundi spiritual. Yung heart po niya.
Na mga kapatid, sa oras na ito, maling wala pong mayroong ketong sa atin. Pakitingnan nga po yung mga balat ng katabi nyo. Parang ano, diba? Balat, ano? Makinis, diba? Makinis. Walang ano, walang bahid na ano, na walang senyales na mayroong sakit. Diba? Makinis po tayo. But everyone here has a problem with sin. Wala nga po tayong sakit na ketong. Malinis nga po tayo physically. Pero naniniwala po ako na may problema po tayo sa kasalanan. Amen? Now, Leviticus chapter 13, makikita po natin dito kung ano yung picture na totoong merong sakit nito. So, hindi po tayo, wala po tayong sakit na keto ngayon, pero meron po tayong problema sa kasalanan. So, pwede natin ibilang ang ating sarili na katulad ng lalaking to. Pwede po ba? Amen. So, number one, leprosy is deeper than the skin. Yan, hindi lamang po siya sa labas, kundi hanggang loob. Tingnan po natin. Leviticus chapter 13, verse 3. Ang sabi po dyan, susuriin siya ng saserdote at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos sa kalamnan, may ketong ang taong yun. Kung magkagayon, ipapahayag itong marumi. Yan. So, the outward manifestations of sin are merely a window into the heart. Yan. Yung pong outward na nakikita po natin ay, sabi nga, pintuan lang yan, bintana lang yan, nung nangyayari sa puso po natin. Sabi nga po sa Matthew 15, 18, 19, di ba? Ang lumalabas sa ating bibig ay hindi, ang pumapasok ay hindi nagpaparumi, kundi nagpaparumi yung lumalabas. Kasi kung ano na yung lumalabas sa bibig natin, yun yung laman ng ating mga puso. Yan. So, sa atin pong mga sitwasyon, hindi ko alam ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Pero kung wala kang kapayapaan, naguguluhan ka, yan. Talagang grabe yung pag-iyak mo sa gabi, dahil hindi maintindihan kung ano nangyayari sa'yo, mayroon nangyayari within. Diba? May nangyayari sa puso mo, sa kaloob-looban mo. Epekto lang yan ng mga problema o kaya ng mga resulta ng mga kasalanan natin. So, sa oras na ito, hayaan po natin na yung panglabas, nakikita natin, pero tingnan natin yung loob. Ipapakita sa atin ngayon ng Diyos yung loob. Yun po. Number one, leprosy is deeper than the skin. Number two, leprosy starts out small and then it spreads. Maliit lang siya, maliit na pwedeng sugat, maliit na pamamaga, maliit na yung sa ano ay keto, maliit na na pasa, yan, unti-unti siyang dumadami. Ano po sabi sa verse 7, Leviticus 13:7? Ngunit kung pamamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, siya'y muling haharap sa saserdote. Yan. So, ibig sabihin, ito pong keto ay nagsisimula sa maliit. Yan. So, ito po ay palaki ng palaki. Katulad po ng epekto ng kasalanan. Nagsisimula sa maliit, pero minsan hindi mo siya pansin, nakapasok ka na pala doon sa bibag ng kaaway. Kasi nga, parang maliit lang. Parang konti lang yung nagagawa kong kasalanan. Pero unti-unti nasasanay ka doon, lumalaki na pala siya. Alalahanin po natin si David, di ba? Sa 2 Samuel chapter 11. Konting, sabi nga, parang tinamad lang siya. Sabi nga, a spot of laziness. Tinama, dapat nasa gera, nandun natutulog, pahiya-hiya, takilata sa kanyang bahay, hanggang sa dumungaw siya ng bintana, hanggang sa nakita niya si Bathsheba. Hanggang sa ina, nag-turn na into lust, hanggang sa adultery na, hanggang sa naging, sabi nga, unwanted pregnancy, tapos nagsinungaling na, hanggang sa naging murder na. Yan. So, nagsimula sa maliit hanggang sa palaki ng palaki. Iba naman, a little drink, yan, konting tikim-tikim ng alak, di ba? Hanggang sa nasanay na, naging lasenggo na, yan, konting tira-tira, yung tira-tira ng candy, ha? Yung ano, tumitira ng shabu, ang gano'n, tikman na, kasi alala ko meron isang bata, nagtanong sa akin, sabi ba naman yan, ang tanong niya, ano kaya ang lasa niya? Ano kaya ang lasa ng shabu? Ano ba naman gano'n? Ang bata to, ang gano'n, parang gusto ba yakang tikman? Yan. Kung, di ba meron kasi gano'n out of curiosity, ang tikman lang, hanggang sa nabital na siya, hanggang sa yung ating na rin siya, natukhang na siya, yun, hanggang sa talagang pinagdudusahan na niya yung kanyang kasalanan.
So, mga kapatid, nagsimula sa maliit, ito ay kaya pong palatihin ng kaaway. And then number three po, ito po pinakamasaklap. Leprosy isolates. Sabi po sa verse 46, hanggang may sugat, siya ituturing na murumi, at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Sin also isolates. It drives you and separates you from God. Ito po ang nagpapahiwalay sa atin, sa ating Diyos. Kaya kahit na anong lapit na gawin mo sa ating Panginoon, Isaiah 59 verse 2, dahil sa kasalanan na meron tayo, hindi po tayo makalapit sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa Isaiah 59 verse 2, muling ang sana mo nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya rin dahilan na paglayo nito sa iyo. Ibig sabihin, dahil sa ating pong kasalanan, napakalayo tayo sa ating Diyos. Na kaya kahit na anong hiyaw mo, kahit anong hingin mo ng tulong, kahit na anong pong lapit mo sa Kanya, hindi ka marinig ng Diyos. Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan natin, ang hadlang sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. So, leprosy or sin isolates. Tayo po ay nahihiwalay sa atin po Diyos. Now, balikan natin yung kwento doon po sa Mark. Ano po yung nature ng approach nung ketogen? Diba sabi doon, lumuhod ito at nagmakaawa. Yan. So, tingnan po natin ang nature ng kanya pong approach, kasi nga, siguro, di ba, malayo siya sa mga tao. So, maring nakakarinig siya ng kwento. Narinig niya na mayroong darating at nakarating si Jesus. Si Jesus of Nazareth ay parating. So, maring narinig niya yung magugugugong mga, siyempre lang naman po natin, di ba, pag si Jesus dumating, talagang nagkakagulo yung mga tao. So, siguro nandun siya sa isang lugar, tapos yung mga tao paano? Saan pupunta yung mga tao? Bakit nagkakagulo sila? Pwedeng ganun yung senaryo. Na nagkakagulo yung mga tao. So, ito siya ngayon sa isang sulong. Nagtingin sa mga tao na pagkaripas ng palapit doon po sa lugar na pupuntahan ni Jesus. Narinig niya na may dumarating si Jesus at Nazareth na nagpapagaling. So, alam niya si Jesus ang kanyang pag-asa. Wala ang pag-asa, bumaling siya. Hindi siya kayang pagalingin ng mga pare nung panahon ngayon sa templo. Kaya nga, pinalayas na sila eh. Kasi nga, wala nang lunas ang kanyang sakit. Pero ito, ang tao ito, may pag-asa. Meron siyang nakitang konting pag-asa nung narinig niya yung good news that Jesus is coming, that Jesus can heal, na si Jesus ang magpapagaling. So, nung time ngayon, kahit na nahihirapan siya, imagine ko nga po paano siya lumapit sa Panginoon. Pero meron kasi ako nakita doon sa YouTube na parang kwento animation nung kwento niya. Hindi ko alam ako mapapalabas. Kaya lang, parang kung nakita ko, parang siguro, di ba maraming tao, biglang nawala yung mga tao kasi nga lumapit siya. Yan. Kasi diba sabi nga doon, pag lalapit siya, kailangan magka-cry out siya ng marumi-marumi. So malamang nung time na yun, nagsisigaw siya ng marumi-marumi. Kaya ngayon yung mga tao, nagpulasan at siya na naiwan sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Pero yung approach po niya, yung kanya, meron siyang word sa puso niya na nagdala sa kanya para talaga pumunta palapit sa ating Panginoon. He heard the word somehow and faith was awakened in his heart. Nagkaroon po ng pananampalataya sa kanya pong puso. And it took great courage for this man to approach Jesus that day. Kailangan niya ng tapang. Kailangan niya ng tapang. Here is, sabi nga, stoning. Takpak kasi pwede siyang batuhin. Diba ganun yung ginagawa sa mga lepers ng panahon ngayon? Binabato kasi kailangan nilang lumayo. Makahawa sila pag hindi sila iniwanan nung may ketong. Ang nangyari nga, he risks stoning, humiliation, at pwede mamatay siya nung time na yon kasi nga pwede siyang batuhin. Pero hindi yun ang nagpatinag sa kanya. Yeah. So imagine po ninyo, yung reaction din ng mga tao, kumari kayo nandun, saan ko nandun? Biglang may sumulpot na ketongin dito, saan ko lang? Wala pang kagalingan ang ketong, di ba? Tapos alam natin nakakahawa yun. Yan. Biglang sumulpot, anong gagawin kayo ng mga tao? Na? Malamang,
magpunasan o kaya batuhin, di ba? Batuhin siya at palayasin siya. Alam niyo po, hindi nagpatinag itong taong ito. Kasi alam niya, kailangan niya ng tulong mula sa ating Panginoon. Yan. Nagpunasan man sila, pero itong leper na to, nag-approach pa rin siya, lumapit pa rin siya sa ating pong Panginoon Jesus. Na mga kapatid, ito po yung pwedeng gawin sa atin ng Diyos ngayon. The Spirit of God arouses faith in the heart of the lost person. Kung meron man po na naliligaw o sabihin natin na wasak ang puso ngayon, meron po dito na pakiramdam mo you're alone, pakiramdam mo hindi mo alam kung ano na ang gagawin mo, sabi nga, you're at lost, naliligaw ka. Yan. Ang kailangan po natin ngayon ay makita ng Diyos sa atin. Yun pong pag-asa sa puso ng bawat isa. Kasi once na isang tao, isang naliligaw, sabi natin, desperadong tao, yan, di ba? Kahit anong, bakit nakabalita siya na meron pag-umula ng kanyang pag-asa, pupunta siya roon. At ganun po yung ginawa ng lalaki ito. Ang nakikita niyang pag-asa ay si Jesus. Kaya kahit anong mangyari, lalapit at lalapit ako. Yun po ang nasa puso ng tao ito. Pwede din ang devil, di ba? Sasabihan kayo. Kasi pwede din yung ano, yung nabasa ko kasi, sinabihan daw siya ng kanyang mga kapwa, lepers na huwag kang pupunta doon, babatuhin ka lang nila. May masamang mangyayari sa'yo, huwag kang papasok doon. Kasi papasok siya eh. Sa bayan, huwag kang pumasok doon kasi babatuhin ka nila. May masamang mangyari sa'yo doon. Pero hindi niya pinakinggan. Even yung kapwa niya, mga lepers yung time. Kasi nagkakasama-sama po yan sila eh. Yan. So, nung time ngayon, hindi rin niya pinakinggan ang mga sasabihin o sinasabi ng mga kapwa lepers niya, kundi ang nasa puso niya, gusto niyang makita si Jesus at gusto niyang matanggap yung himala na kailangan niya. Nung kapatid, sa oras na ito, pwede din sa iyong sitwasyon ay merong sinasabi ang kaaway sa'yo that you are not worthy to come. Meron po kasi ganun. Ang isa sa lagi ko narinig, yung lalo yung mga nagbabalik, yung parang matagal na nawala, tapos o kaya nagkasala, o kaya merong magpipinagdaan ng hindi maganda, nahihiya silang bumalik kasi baka anong sabihin nila, parang ganun. At pwede din po, ano yung sinasabi ng demonyo sa'yo, sa atin, ha? Wala, hindi ka bila papansinin doon. Ikaw, makasalanan ka eh. Ikaw, ganyan ginagawa mo. Wala nang papansin sa'yo doon. Parang sabi nga, para tayong mga may ketong na tawag yan, iniiwasan. Yan. Minsan meron ganong feeling itong mga taong ito na iniiwasan nila ako eh. Pero hindi naman, pakiramdam mo lang yun. Pakisabi nga sa katabi mo, pakiramdam mo lang yun. Minsan ganun tayo eh, di ba? Parang ayaw bumalik, dapat matagal na hindi umaatin. Alala ko yung finalo ang umisa nating kapatid, sabi, nahihiya na daw kasi sa sobrang hiya kay Lord, sa sobrang kasalanan niya sa Panginoon. Yan. Pero kapatid, ang Diyos, dito, tignan natin sa kwentong to, di ba? Talagang grabe yung pagmamahal po niya. Maaaring bulong lang po ng kaaway. Pag sabi ko sa katabi mo, bulong lang yan ng kaaway. Nasabi ng kaaway, you're not worthy to come to Jesus. Diba? He is right. Banal siya. Yan, ikaw, makasalanan ka. Pero totoo po, yan, totoo po na ang Diyos ay banal, makasalanan tayo. Totoo, we are not worthy to come to Jesus. But, don't let them stop you from coming. Huwag mong hayaan na huminto ka sa paglapit mo sa Panginoon. Because right now, you might not be worthy to come. Hindi ka talaga karapat dapat kasi mga makasalanan talaga tayo. But God will never turn you away when you come to Him. Hindi po tayo itataboy ng Diyos. Pakisabi po sa katabi mo, hindi ka itataboy ng Diyos. Hindi po tayo itataboy ng Panginoon. Katulad po ng taong ito, di ba? Ano pong sabi doon sa binasa natin kanina? Verse 40. Kung ano, lumuhod ito at nagmakaawa. So, yung nature of his appeal. Ano po yung nature of his appeal? Lumuhod siya at nagmakaawa. Yan. Ito po yung tamang
paraan ng paglapit sa ating Panginoon. Psalm 51 verse 17. We have to come humbly at lumapit po tayo ng may pananampalataya. Ano po sabi sa Psalm 51 verse 17? My sacrifice, O God, is a broken and a broken contrite heart. You, God, will not despise. Ang isa pong tao nagmamakaawa sa Diyos, ang isang tao nagpapakumbaba sa Diyos, hindi po kayang itaboy ng Diyos. Yun po ang kailangan nating gawin. Tayo po ay magmakaawa, manikluhod sa Kanya, humble down before Him, at magkaroon po tayo ng pananampalataya na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoon. Kapatid, anuman ang kasalanan na ginawa mo, at gaano man kalaki yung sabihin natin na hindi na kasalanan, kundi pwedeng problema, pwedeng sabihin natin sitwasyon sa buhay mo, kaya kang tulungan ngayon ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at pananampalataya. Katulad po ng ginawa ng tao ito, na lumuhod siya at nagmakaawa siya. Ano pong sabi niya? Diba? Sabi niya, kung kalooban mo, o Diyos, kung nais po ninyo, ako'y inyong pagaling at magagawang malinis. So magkaroon po tayo ng pananampalataya. Ang kagandahan po dito sa taong ito, di ba? Hindi rin niya pinangunahan si Jesus. Alam niya ng pag-asa niya si Jesus, pero iniisip niya, kalooban pa rin ng Diyos ang maganap. At yun po ang nakita ng ating Panginoon sa Kanya. Yun po, yun talagang pagpapakumbaba at talagang pagsabi na kailangan talaga niya ang ating Panginoon. So, brothers and sisters, if we come with Him with a humble spirit and a heart of faith, yeah, hindi mo tayo itataboy ng ating Panginoon. Ang sabi po sa James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Tayo po ay itataas ng Panginoon. Gaano ka man kasubsob sa mga panahon ito, kaya kang iangat, kaya kang itaas ng Diyos, at kaya Kanyang palakasin, at kaya Kanyang pagandahin muli ang buhay natin. Diba? Katulad po, no, kaya talking na ito. No? Makikita po natin talaga na grabe yung himala na ginawa ng Diyos sa Kanya. Verse 41, 41a, ang sabi po doon, nahabag si Jesus. Ito po yung tinatawag na compassionate heart of Jesus. Narinig niya, nakita niya ang compassion, o nakita ng tao ito yung puso ng ating Panginoon. Because Jesus saw the poor man and He saw his condition. Nakita po ni Jesus ang kondisyon ng tao ito. At He, sabi nga, He was moved with compassion. Ano mo ibig sabihin ng compassion? Compassion is a word that refers to a feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate or reduce that suffering. Ito daw po, isang pakiramdam, sabi nga, deep sympathy, nararamdaman niya yung kahabagan, yung kalungkutan para sa isang tao na nakaranas ng ganong sitwasyon. Katulad po nung ketongin na ito, alam ni Jesus, yung kanyang sitwasyon na iniwasan siya ng maraming tao. Nobody cares for him. Nobody touch him. Walang lumapit sa kanya. Iniiwasan siya. Di ba? Tinataboy siya. Yes. Pero nakita po ito ng ating Panginoon. Yung compassionate heart ni Jesus nandun. At sabi nga, yung compassion accompanied by a strong desire. Parang hindi ka lang naawa. Hindi ka lang nahabag kung hindi may ginawa ka. Ang isang totoong compassion, isang compassionate person, hindi lang nagsabing naawa, hindi lang nagsabing, sige, magpe-pray kita. Kasi maraming gano'n, di ba? Pag meron tayong nakita isang sitwasyon ng tao, parang nakakaawa naman yung tao yun. Pagpe-pray ko nga siya. Yan. O, no, tama po, magpray po natin. Pero, di ba, mas magiging masarap ang pakiramdam ng isang compassionate person pag meron siyang ibinigay na tulong. At yun po yung pinakita ni Jesus. He's willing not only to pray for that man, He's willing not only to touch that man, but to give the healing that he needs. At yun po yung ginawa ng Panginoon. Because of His compassionate heart, nirelease ni Jesus yung healing doon sa taong yun. Diba? Kasi nga, sabi nga, ginawa ni Jesus ang isa pa. Sabi nga, a strong, very
very strange thing, something very strange na ginawa ni Jesus. Ano po yun? Ano yung ginawa ni Jesus? Ha? Ano po ginawa ni Jesus? Verse 41, nahabat si Jesus sa ketongin, kaya, ano po sinabi? Kaya, hinawakan niya ito. Yun. He put forth his hand and touched him. Now, kapatid, imagine po ninyo, itong tao ito, walang humipo sa kanya ng napakaraming taon. Nobody touched him. But nung time na yun, naramdaman niyan yung hipo ng Panginoon. Hinipo siya. Yung mga tao, iniiwasan siya. Pero nung time na to, naramdaman niya ang kamay ng ating Panginoon. Imagine po ninyo kung ano po pinagdaanan ng taong ito. Hindi siya nilapitan ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang pamilya, hindi siya hinawakan. Pero itong leper na to, hinawakan ng ating Panginoon, na kahit na, sabi nga, unlawful, di ba? Bawal. Pero ginawa ito ng ating Panginoon. Kasi mahal niya ang taong ito at gusto niya maramdaman ng taong ito ang kanyang pagmamahal. When he touched this man, ano po nangyari? Healing came. Diba? Nagkaroon na kagalingan at talagang nakita yung himala ng Panginoong Jesus. Imagine din po yung mga tao sa paligid nung lumapit sa kanya at hinipo ni Jesus ang taong ito. Na-surprise rin sa even the disciples were surprised. Maging yung mga disipulo, nagulat din sila sa ginawa ng Panginoon. Imbis na itaboy, hindi yung ginawa ng Panginoon Jesus. Kundi bagkos, hinipo niya at sabi niya, sabay-sabi na, ibig ko, gumaling ka. Noon din, nawala ang keto at gumaling ang tao. Jesus simply touched the leper. Hinipo lang ito ng Panginoon and he commanded healing, kinuman niya yung paglinis, maging malinis siya. Diba sabi, be healed, maging malinis ka. Hindi po, sinabi, maging malinis ka. And instantly, this leper ay naging malinis nga. Yung deformed body niya, nagkaroon po uli ng kabuuan. Ng kapatid, sa oras na ito, anong sitwasyon mo ngayon? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang na. Gusto ni Lord hipuin ka sa oras na ito. And He wants to give you His touch for you to have a new life. Bagong buhay. Bagong buhay na sa Kanyang paghipo ngayon sa iyo, maramdaman mo yung kabuuan ng puso mo. Kung maaaring sa mabasi, wasak na wasak na ang puso mo. Let the Lord touch your heart right now. Hayaan mong hipuin ng Diyos ang puso mo to make that again, sabi nga, whole. Kailang buhit muli ng Diyos ang puso mo. Mabago muli ang buhay mo. Tapos yung mga sumunod pa ho, inutusan niya, iba yung ketongin, pero hindi sumunod sa kanya, iba pong ano yung mensahe, ito naman na po i-share sa inyo. Pero ang gusto ko po ngayon, bago tayo lumabas, lalabas po tayo, di ba? Sabi natin, we want to touch people's lives. Sipuin natin. Sasabihan natin sila ng good news. Pero ang tanong, have you received the good news sa atin mismo? Ikaw mismo, naramdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Lalabas tayo, tapos sasabihin natin mahal sila ng Diyos, pero ikaw mismo, hindi mo naramdaman ang pagmamahal ng Diyos, wala epekto to. Di ba? Pero gusto natin sa oras na ito, before tayong lumabas, magkaroon muna tayo ng isang advice, parang heart-to-heart talk with God. At sabihin natin sa Kanya, sabihin mo sa Kanya ngayon kung ano yung nangyayari sa'yo. Amen? Kung ano yung nangyayari sa'yo, hindi ka lang bibigyan ng pag-asa ngayon ni Lord. Kung meron lang po sa atin dito na walang pag-asa, I assure you, nandito lang po yung pag-asa. Kung nadidiliman ka man, nasa madilim na sitwasyon ka, I assure you, may iwanag na binigay ang Diyos sa'yo. Yan. Diba? Sa oras po ito, hayaan po natin hipuin tayo ngayon ng ating Panginoon at talagang maramdaman mo yung kapangyarihan
ng kanyang pagmamahal sa iyo. Ministry, andyan lang po yan. Magagawa po natin. We will minister. We will minister. Pero, kailangan munang buo ang puso natin ngayon sa ating Panginoon. At gusto po ng Diyos na talagang hipuin ka at ibigay sa iyo ang iyong pong pangangailangan. Ano po yung mensahe sa iyo ngayon ng Diyos? Ano po yung mensahe? Katulad mo ba tayo nung leper na to na bago malinis, nandun muna sa isang sitwasyon na talagang grabe yung yung frustration ng buhay natin. Diba? Yung ketong yung bago po siya na pala niya. Yun po nga yung kanyang sitwasyon eh. So kung meron man sa atin sa oras nito na ganun ang sitwasyon, come to Him. Lapit po tayo sa Kanya and find cleansing. Hanapin po yung paglilinis ng Diyos. Hanapin po yung new life na ibibigay sa iyo, Lord. Kung ikaw man ay nasa, sabihin natin na nasa sitwasyon na parang sugsog na sugsog ka na. Hindi ko alam kung anong sumusog sa'yo. Pero ang gusto ng Panginoon, itayo ka. At gusto ng Panginoon ngayon, bigyan ka ng bagong buhay, bagong pag-asa. Kung ikaw man po yung taong yun. O kaya, maling nalinis ka na. Ikaw naman yung taong pinatawad na. And you're now blessed. Pinagpala ka ni Lord. I want you to thank Him today. Na magpasalamat ka ngayon sa Diyos. Sa ganda ng buhay na binigay niya sa'yo. Sa anong mga sitwasyon na meron ka ngayon. And pray na yung pagpapala na meron ka ngayon ay ma-share mo din ito sa iba. Kasi naniwala po ako, somebody out there, meron pong nangangailangan ng tulong mo and the Lord wants to touch you to touch them. Kung ikaw man po ay pinagpala, na-bless ka, kaya ngayon nag-invite ka. Diba ganun din nangyari sa mga nag-invite? Na-bless ka, kaya gusto mo din imbitahan ng maraming tao para ma-bless din sila. Tama po yan. Kung tayo ay pinagpala, we have to share the blessing. We have to share the good news. Yun po yung gagawin natin. Amen? At kung ikaw naman ngayon ay katulad ng leper na ito, na sabi nga, binago, nilinis, pero merong something na nagdi-disobey ka. Kasi yung pong leper, hindi natin na-discuss kanina, nag-disobey siya eh. Diba? Sabi, anong utos sa kanya? Ang utos sa kanya, huwag mong ipagsabi. Pumunta ka saan? Sa pare. Pumunta ka sa pare, tapos harap-harap ka, kasi may ritual pa, may ceremony pa na ibibigay ang pare sa kanya. And the priest will proclaim that he is healed. Yun po, yun yung ritual sa kanila. Kaya lang ang ginawa ng tao, hindi niya sinunod. Sa excitement niya, di ba, sa excitement niya, nag-share siya, sinisigaw siya. Parang gano'n, sinare niya yung nangyari sa kanya. Pero, hindi siya na-proclama malinis. Kasi ang mag-proclaim sa kanya malinis ay yung priest. Nakuha niyo? Meron din siyang disobedience na ginawa. Ngayon sa atin po, in part of the conclusion, kasi maaaring meron po sa atin dito, nilinis ka, binago ka, pero may something na pinagagawa sa iyong Diyos na hindi mo pa ginagawa. And because of that, hindi mo full blessing ang natatanggap natin. Sa oras po ito, I want you to evaluate yourself, lalo po sa mga latihan na, sa mga matatagal ng Kristiyano, na sinasabi, alam ko na yan, marami na akong alam patungkol dyan. I've been trained, parang dami na nating training, ang dami na nating equipping, di ba? Ang dami na nating, dami na nating alam. Pero, sa dami ng ating alam, nakalimutan natin, meron pala tayong mga maliliit na hindi nagagawa na inuutos at sinasabi sa atin ng Diyos. Kung meron man sa oras nito, this is the right time na sabihin natin sa ating Panginoon na, Lord, sorry po. Paalala mo sa akin. And I believe today, lahat po tayo na narito, maaaring ikaw ay katulad ng leper na madumi-madumi o kaya bagsak na balikan. Para sa iyo po ang mensahe ito. O bless na bless ka dahil talagang sumusunod ka naman sa ating Panginoon. Meron pa rin po pinagagawa sa atin ngayon si Lord. Magpasalamat po tayo sa Kanya at gamitin ang Diyos na buhay natin. At kung meron man tayo hindi pa nagagawa,
may mga sinasabi sa ating kahit maliliit. Pero alam po, right now at this very moment, papaalala sa iyan ng Diyos. Ipapaalala sa akin ng Diyos. Kasi yung prayer ko, lahat tayo dito, i-minister ni Lord. Hindi lamang yung parang pakiramdam niya may etong siya. Kundi kahit ang malinis ka na, pakiramdam mo, bindas ka ni Lord, something, mayroon pa rin sasabihin sa iyo si Lord. Mayroon pa rin sinasabi sa iyo ng Panginoon. At gusto ko po sa oras na ito, yun po yung mapakinggan. Because the Lord will touch us right now, and as we pray to Him, He will reveal, ihahalap po niya kung ano po yung para sa atin sa oras. Alam mo kung ano yung para sa iyo. Alam mo, yung hinihingi mo ngayon kay Lord, anong klaseng paglilinis ang hinihingi mo ngayon sa ating Diyos. Kapatid, the Lord is willing to touch you and bless you. The Lord is willing to touch you and heal you. The Lord is willing to touch you and revive you, restore you, and give you the desires of your heart right now. Tumayo po tayo na. Let's pause there. And let's pray. Whatever you are in your spiritual journey right now, God cares. What will your spiritual journey mo ngayon? Wherever you are in your spiritual journey, God cares. He is ready to reach you in your life and touch you at the very point of your need. Kung ano man po yung pangailangan mo, He stands ready to help you if you will simply come to Him in faith, katulad po ng leper na to. He is ready to reach you and to touch you at the very point of your need. Ano man po yung pangailangan mo sa oras na ito, kaya ka pong tulungan ng aming Panginoon. Because after this, we will allow God to use us to touch others. Bago po yun, tayo po muna sa oras na ito. Amen. Pwede mong itaas natin ang ating pong mga kamay sa oras na ito. And let's sing. Antayin po natin yung with Lord, we need your grace and mercy. Each one of us, sabihin po natin ito kay Lord. Revive us. Restore our dying heart. Restore our dying land. Ang bansa po natin, dying, pero unang po muna tayo. Restore our dying heart. Hayaan po natin i-restore ni Lord yung puso po natin sa oras nito. Sige po, tayo po ay sumumpa sa ating Panginoon. And let's allow the Spirit of God right now to touch us. The Spirit of the Lord is upon this place and He is willing to touch you. Kaya Kanyang hipuin, He will restore you, He will give you new life, kaya Kanyang bigyan ng bagong buhay, kaya Kanyang bigyan ng kagalingan, alam mo na sakit mo sa oras na ito, kaya Kanyang bigyan ng himala ngayon ang ating Panginoon. Thank you. Lord, we need your grace and mercy. Yes, Lord Jesus. We need some grace. We need a prayer.
your heart. Nawa ka ng Panginoong Jesus. Ang kanang kamay mo sa oras na ito, ang kanyang isang kamay na kahawak sa iyong puso. Releasing from his heart to your heart the strength that will overcome anything, the power of his might, the power of his Holy Spirit na magagawa mo not by your own might but
atin muna pong invited yung lahat ng ating pong bisita. Yan, sa lahat po ng mga nag-invite, pwede pakisama po dito kay Ate Tess. Na lahat po ng mga baguhan po, yung mga first timers po natin bisita, pwede po sumunod po kayo. Magandang po kayo. Okay. So bago po si Pastor Bob para po sa announcement para mamaya, meron po muna tayong ipag-pray. Pag-pray po natin yung ating pong mga kapatid na tumugon. Ano tawag doon? Yeah. Bilya sila ni Lord. Yeah. Kasi magkakaroon po sila ng bagong buhay this coming September 26. Yeah. At gusto po natin sila ipag-pray kasi pinagpala po sila ng Diyos sa matagal na panahon na wala silang kasama. Yeah. Sila po ay pinagtagpo ng ating Panginoon at sila po ay mag-iisang dibdib this coming September 26. Lalo pa rin hindi ko pa. Ito na pinaligil pa. Thank you.
Para ma-receive nila yung power ni Lord. Amen? Amen!